Hello? We? Lynn! Yun ang aking pangalan. Lovey Lynn, okay? Alam mo na bang pangalan ko? Maliit na isda? Kung ganun, mabuti. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Ha? Huliin kita at ilalagay kita dito sa malaking garapon. Huli ka! Ayan! Huwag kang mag-alala, munting isda. Aalagaan kita at palalakiin pang lalo. Ayan! Ang dami na at ang gaganda. Iba't iba ang mga kulay. Nakakaaliw silang pagmasdan. Ang ganda! Itatago ko ang mga ito. Baka makita na naman ni Kuya Lexus. Pagagalitan na naman ako noon. Ayaw kasi niyang maniwala na nauunawaan kong mga isda. Oh, huwag kayong matakot. Dahil ligtas kayo sa akin. Hindi ko kayo hayaan na mamatay. Mga alaga kong isda! Hoy! Anong ingay yun? Tinig yun ni Erona. Pero bakit kaya? Anong nangyayari sa kanya? Erona! Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Erona, bakit? Princess Amelie! Ako nga. Anong nangyari sa'yo, Arona? Kaibigan kong isda. Bakit ka sumisigaw? May nanakit ba sa'yo? Ang mga kaibigan kong isda! Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanila? Hinuli sila ng isang maliit na tao at inilagay sa maliit na garapon! Oh, ano? Ituro mo sa akin, nasan siya? Oh, naku, wala na siya, Prinsesa Amelie. Sa tingin ko, hindi na natin sila matutulungan. Nailayo na siya ng sutil na bata. Hinuli niya naman kaibigan kong isda, Prinsesa Amelie. Arona? Sila na lang ang mga kaibigan kong isda na natitira sa ating munting kaharian. Tapos hinuli pa siya ng pasaway na batang yun. Ngayon, wala na akong kaibigan. Pero marami pa namang isda sa karagatan. Pero ako na lang natitirang isda sa kaharian. Erona. Paumanhin man na, prinsesa. Hindi ko sinasadyang palungkutin kayo. Ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Naaalala mo tuloy sila. Halika na, Erona. Bumalik na tayo sa kaharian. Baka may makakita sa atin dito. Baka kung anong gawin nila, oras na makita nila ako. Opo, Prinsesa Amelie. Bumalik na tayo sa ating munting kaharian. Kumusta, munting isda? Magandang araw. Gutom na ba kayo? Sabi ko na nga ba, gutom na kayo. Oh, dinalhan ko kayo ng pagkain. Tcharan! Jovelin! Ay, naku, si Kuya. Kuya Lexus! Magandang araw! Batiin mo sila! Sila ang mga bago kong kaibigan. Mga isda? Opo! Sige na, Kuya! Batiin mo na sila! At sa tingin mo, maunawaan ako yung mga isda na eh. Opo! Natitiya ko yun. Kaya sige na, batiin mo na sila! Ikaw talaga. Kumusta mga isda? Sa susunod, mag-iingat kayo ha. Huwag kayong pauhuli dito sa makulit kong kapatid. Dahil paglaki ninyo, tsak, lulutuin niya kayo ni Lobelin. Ay, hindi ko sila lulutuin, Kuya. Kuya, ang daya mo! Bawiin mong sinabi mo! Tingnan mo, natakot tuloy sila. Kuya Lexus! Prinsesa Amelie! Ha?
Arona, ikaw pala. Halika, lumapit ka dito. Prinsesa Amelie. Bakit? Ano yun? Hindi ka ba nalulungkot? Bakit naman ako malulungkot? Anong dahilan? Dahil tayo na ng dalawang naiwan dito sa Kaharian. Ikaw at ako na lang. Yumaon ang ating mga kasamaan. Pati ng iyong pamilya at ang ating mga kaibigan. Pero tayong dalawa, buhay at naririto pa rin. Hindi ba mapuputol ang sumpa sa ating dalawa, mahal na prinsesa? Habang buhay ba tayong mananatili dito sa Kaharian? Hindi ba tayo mamamatay? Katulad ng mga kasamahan kong isda at katulad ng mga kasamahan mong sirena. Nakagawa tayo ng malaking kasalanan. Nilabag natin noon ang kautusan ng Kaharian. Kaya nila tayo pinarusahan. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan, Prinsesa Amelie? Mahigit 100 taon ang nakararaan. Buhat nang mamatay sila. At tayo, mahigit 100 taon na rin nabubuhay ng mag-isa dito sa Kaharian. Alam mo ba, mahal na prinsesa? Nahigit na nakamamatay ang labis na kalungkutan. Hanggang kailan tayo parurusahan sa kasalanan natin? Kailan mapuputol ang sumpa sa ating dalawa? Kailan? Arona. Si Prinsesa Amelie, umiiyak na naman siya. Siguro nakaalala na naman niya ang kanyang ama't ina. Ganun din naman ako, Prinsesa Amelie. Naaalala ko rin sila. At pati na rin ang aking pamilya. Pero anong magagawa natin kung may nakakabit na sumpa sa ating dalawa? Kawawa naman si Prinsesa Amelie. Paano ko pa maiibsan ang nadarama niyang kalungkutan? Hindi ako maaaring magkamali. Mayroon pang nakatira sa isinumpang Kaharian na ito. Mayroon akong nakitang isang sirena. At hindi lingid sa alaman ko na isinumpa siya dahil sa paglabag niya sa kautusan ng kanilang Kaharian. Isinumpa siya na walang hanggang kamatayan. Ayan, malapit na ako. Narayan na ako. Humanda ka sa akin. Kakainin kita. Ayun, dun sa may bed lang yun. Lalangoy ako papunta ron. Kailangan bilis ang paglangoy ko. Maubos na itong oxygen na gamit ko. Nariyan ako! Hindi! Ang mabagis na pating! Papalapit siya kay Prinsesa Amelie! Hindi! Mahal na prinsesa! Mahal na prinsesa! Arona, bakit? Kumusta? Mahal na prinsesa! Hindi! Si Judak! Ang mabangis na pating! Hindi! Alam kong isinumpa ka ng isang diyosa ng karagatan! At naparito ako upang putulin ang sumpa dahil gutom na ako! Hindi! Hindi! Prinsesa Amelie! Lulusubin ka ni Judak! Lumangoy ka ng mabilis! Prinsesa Amelie! Hindi. Totoo ba itong nakikita ko? Isang babae na nakasuot ng damit pang sirena! Lumalagoy ng napakabilis! At hindi! May papalapit na pating sa babae! Hindi! Magmamadali ako! Itong pana na dala ko! Papanain ko napakalaking patay na yun! Malapit na siya sa babae! Ngayon na! Ah!
Ano? Sino ang lapastanga na pumanas sa akin? Aray ko! Tinamaan ang aking kaluwag mata! Bini-bini! Ay, sinong isang lalaki? Hindi, isa siyang tao. At... Dito! Sumisenyo siya. Dito! Ano? Matali ka! Hindi, ano gagawin ko? Nakita niya ako. Nakita ako ng isang tao. Prinsesa Amelie! Magtago ka! Bilisan mo! Ano na? Anong gagawin natin? Yung lalaki, baka siya ang kainin ni Judak! Hayaan na natin siya! Ang kailangan mong gawin ay takasan si Judak! Pero hindi maaari! Hindi natin siya pwedeng iwanin! Nakita niya ako, Arone! Kailangan natin siyang tulungan! Ngayon, humunda ka lapastakan! Ikaw ang unahin kong lapain! Anong? Papalapit siya sa akin. Hindi, bibilisan ko paglangoy ko. Sige! Tingnan ko lang! Bibilisan ko paglangoy ko pabalik sa ibabaw ng takot! Hindi! Naririyan at siya! Hindi! Judak! Tumigil ka! Ako ang harapin mo! Anong? Kung ganon, kayong dalawa ang lalapay ko! Papanain ko siya sa mati niya upang hindi siya makakita! Ngayon na! Tumakas ka na, mortal! Bilisan mo na ang paglangoy pabalik sa ibabaw ng karagatan! Bilisan mo! Anong? Hindi! Inagat niya ako sa may paa! Mortal! Iniligtas ko siya! Naririyan na ako! Ayan, nidala ko na siya dito sa gilid ng dalampasigan. Iaangit ko siya dito sa malaking bato. Paumanhin, wala akong mga paa. Hindi kita kayang dalhin sa buhangin. Pero ligtas ka na rito, mortal. At salamat sa pagligtas mo sa akin. Nang dahil sa akin, munti kang kanyang mamatay. Nang dahil kay Judak. Maraming salamat, mortal. Prinsesa Amelie, tayo na. Umalis na tayo rito. Bago pa siya muling magkamalay. Tayo na, Prinsesa Amelie. Oo, Arone. Paalam mo, Tal. Sana'y muling magtagpo ang ating mga landas. Hanggang sa muli. Patay! Patay! Ano? Teka. Narito ako sa... sa nakausling malaking bato. At... may sugot ako sa paa. Teka. Ang huling natatandaan ko, may nakita akong pating habang nasa ilalim ako ng karagatan. Pero... paano akong napunta rito? Wala akong matandaan. Wala akong ibang maalala. Kundi yung isang mabangis na pating. Kuya Lexus, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit ayaw niyo magsalita? Wala talaga akong matandaan, Lebelin. Dahan-dahan lang kulit, masakit eh. Ayan, malapit na matapos. Eh kasi naman, ang hilig-hilig mong sumisid sa ilalim ng karagatan. Kahit mag-isa ka lang. Ayan tuloy, may nakasagupa ka mabangis na pating. Buti nga, maliit lang itong sugat mo sa paa. Pasalamat ka, hindi ka naputulan ng paa, kuya. Oh, ayan, tapos na. Nagamot ko na yung sugat mo. Salamat kulit ah.
O, ayan ah. Pwede ka namang bumalik sa ilalim ng dagat at maghuli ng mga isda. Para makuha mo na talaga ang hinahanap mo. At baka sa susunod na matagpuan kita sa dalampasigan, wala ka ng mga paa. Wala naman talaga ako maalala. Baka talagang nakahiligan ko lang sumisid sa ilalim ng karagatan. Dala itong aking palaso. Pero yung panaginip ko ng isang gabi, tila mayroong ibig sabihin. Tila mayroong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang magandang babae na mayroong buntot ng sirena. May isang babae. Ang bilis ni Lumoy. Teka, nakasuot siya ng buntot ng isang sirena. Pero... Dito! Sumunod ka sa akin! Teka, kinakausap niya ako? Teka, anong... Matagal na kitang hinihintay, Mortel. Sumunod ka. Kailangan ko ng tulong mo. Halika! Teka, sandali. Totoo ka ba? Sirena ka ba talaga? Masasagot ang mga tanong mo kapag sumunod ka sa akin. Halika! Teka, sandali! Hintayin mo ako! Ang bilis niyang lumuhay. Parang hindi siya tao. Oh, Diyos ko, tunoy ba siyang sirena? Pero imposible. Hindi naman totoo ang sirena. Kwentong bayan lang yon. Walang katotohanan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? May bahagi sa puso ko na nagsasabing totoo siya. Totoo ang sirena na nakita ko sa panaginip ko. O sige, pakakawalan ko na kayo ah. Ibabalik ko na kayo dito sa dagat. O, ayan. Alam kong yun ang gusto nyo. Ang pakawalan ko kayong mga kaibigan kong isda. O, ha? Teka, ano yung nakikita ko sa bandang yun? Parang may kumikislap at kumikinang na parang... Ha? Totoo ba itong nakikita ko? Ayun siya sa may gilid ng dalampasigan. Nasisinaga siya ng sikat ng araw. Teka, lalapitan ko siya. Magmamadali ako. Parang nakikita ko ang isang... Totoo ba itong nakakita ko? Isang babae? Babaeng sirena? At ang buntot niya, kumikinang pag natatamaan ng sikat ng araw. Ang ganda! Pero, bakit siya nakasuot ng buntot sirena? Teka, anong ginagawa niya? Bakit gumagapang siya pabalik sa tubig dagat? Tatawagin ko siya. Baka kailangan niya ng tulong. Ate? Teka, bakit siya umatras? Parang natatakot siya sa akin. Pero hindi naman ako nakakatakot ah. Mas malaki pa nga siya kaysa sa akin eh. Ate, huwag ka matakot. Mabait ako. Hindi kita sasaktan. Ay, Mortal. Ako nga pala si Lovelyn at kaibigan ko ang mga isda dito. Alam mo ba, pakiramdam ko nauunawaan ko sila at nauunawaan nila ako. Oh, teka, anong ginagawa niya? Tinitingnan lang niya ako. Pinagmamasta niya ang itsura ko. Kailangan ko ng tulong. Aha, sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Kailangan ko makabalik sa tubig dagat. Pero nahihirapan na ako at nanghihina na ako. Maaari mo ba akong tulungan na makabalik sa karagatan?